parang mas harsh siya sa skin ng baby. Sa experience ko, mga gel wash talaga yung ginagamit ko and also mga milk. Talagang yun yung mga gusto kong ingredient kasi there is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Maymay. So pahinga muna ako sa mga skincare review, sa mga skincare products. And so today, mga ka-momshies ko, mga ka-popshies, kayo muna ang aking bida ngayon. At syempre sa mga baby, hello hello sa inyong mga baby, kung baka katabi ninyo habang pinapanood to, i-kiss nyo na lang at ihag ako sa inyong mga baby, no? Mga ka-momshies, i-share ko sa inyo kung ano yung mga reviews ko sa mga products na nagamit na ng baby ko. Actually, ito yung mga gel wash. Actually, hindi ko muna i-recommend yung mga sabon-sabon na talagang mga sabon-sabon. Hindi yun kasi parang mas harsh sa skin ng baby. Sa experience ko, mga gel wash talaga yung ginagamit ko and also mga milk. Yun yung mga gusto kong ingredient kasi yun talaga yung mga very mild lang. Alam niyo ang mga skin ng babies natin are very sensitive at meron nga yung mga extra sensitive yung skin katulad sa baby ko kasi yung anak ko is meron siyang eczema or yung dermatitis at sobrang selan talaga ng skin niya. Alam niyo yun na, ito ha, gusto ko lang ipaalala kasi kapag ka newborn yung baby, no, hindi naman siya kailangan required pa na araw-araw paliguan kasi hindi pa naman narurumihan talaga yan dahil hindi pa naman sila naglalaro talaga. So kahit na punas-punas lang sa kamay, sa bibig, or kahit na thrice a week lang yan paliguan, okay lang yon. Basta i-make sure lang natin na nalilinisan sila. Share ko na sa inyo yung mga products na nagamit ko, no. Yung unang-una is yung mga pinaka nagustuhan ko down dun sa hindi ko masyadong bet talaga para sa aking baby. Again guys, yung skin type ng baby ko is sensitive, very sensitive and dry. Before I start, disclaimer, hindi ako dermatologist. I'm just here to share yung kung ano yung experiences ko and also para makatulong rin sa inyo dun sa mga options na meron kayo. But again guys, yung mga baby natin ay may kanya-kanyang skin type. Talagang kailangan nating hanapin kung ano yung mahihiyang sila. So actually guys, ang number one ko talaga is itong Mustela. Stellatopia. So actually, ito yung para talaga sa may mga atopic skin. Yun yung talagang mga sobrang dry na skin. Tapos nagkakaroon ng mga patche-patche, nagkakaroon ng rashes. Actually, may one time pa nga na yung baby ko is talagang nagkaroon siya ng patche-patche sa kanyang mata at sobrang naawa talaga ako. Kaya sa mga ganito, ito yung isa sa pinaka gusto ko kasi wala siyang amoy talaga na, alam nyo yun, yung fragrance niya parang halos hindi siya mabango talaga kung yun yung hinahanap niyo. Pero alam niyo sa mga babies, yan naman ang recommended eh. Dapat hindi mabango. Kasi yung mga minsan yung mga may fragrance, yan yung nagko-cause din ng irritation sa mga skin ng baby natin. And actually, ito nakalagay dito, it's hypoallergenic. Ilalagay ko na lang yung price dito kasi iba rin yung price dito sa Spain, sa price sa Pinas. Yung kiniklaim ni Mustela, actually nakalagay dito, ito yung cleansing cream for atopic prone skin, gently cleans, calms immediately sensations of irritations, formulated to minimize the risk of allergic reactions, high skin tolerance from birth on. So ito, marirecommend din siya kahit na sa mga may newborn na baby. And actually dito, apply to wet skin, wash body and face, rinse, gently dry off without rubbing, follow up with. Actually, ito, iba na yun eh. Parang nare-recommend. Meron ding atopic na lotion. Ito, nagamit ko na rin yun. And actually, mga beshies, ang pinaka gusto ko dito is hindi talaga nagda-dry yung skin ng baby ko kapag ito yung ginagamit niya. Kaya, I love this product talaga. Dahil kapag, alam niyo, nalilinisan niya yung skin ng baby ko without ripping talaga or parang nagiging harsh. Di ba may mga ganong sabon eh. Alam niyo, kapag ginamit niyo to right after using it, mapifeel niyo na malambot talaga yung skin ng baby right after using this product. And actually, nakiklense talaga niya yung skin. Yun talaga yung masasabi kong pros nito, no? Talagang nakiklense yung skin ng baby, namo-moisturize niya or nakahydrate niya. Ang cons na masasabi ko dito, nasa pricey side siguro siya pagdating sa atin sa Pinas. Ayun, medyo pricey to eh. And I think, hindi ako sure kung meron siya sa mall. Pero i-check ko, ilalagay ko dito kung meron. Pero sa online, meron ito. Merong Mustela na
talagang Shopee and Lazada na mabibili nyo to. Medyo pricey nga, yun lang yung cons niya. And also, hindi talaga siya yung readily available na madaling hanapin. Pero dito kasi sa Spain, madaling hanapin itong Mustela talagang sa mga pharmacy, makikita mo to. And ito talaga yung isa sa mga widely used dito. So, ayun, kung ang baby ninyo ay may atopic skin or may dermatitis or eczema, I do really love this product kasi talagang very gentle siya and effective for cleansing our baby. And then, ang next naman na pinaka gusto ko, actually, ito. Meron akong vlog nito, no, na talagang sinabi ko na nung baby pa yung anak ko, ito yung isa sa pinaka naunang ginamit ko sa kanya. Kasi talagang nakatulong ito para mawala yung rashes niya. Kasi parang month of July dito yata yon. Pero actually dito, pag July, summer na siya. I think itong Lactacid Baby Bath is intended talaga para sa ating weather or yung may mga summer or yung humid na mga lugar, ganyan, or country. Nagagamit ko to tuwing summer. Ito yung favorite kong gamitin. Naman, pag inamoy nyo siya, medyo matagal ko nang hindi nagamit to dahil ngayon ay winter. Yung amoy niya is mabango, very light lang. Para sa akin, isa to sa the best product na mabibili. Ang problema lang dito, hindi siya available dito sa Spain, no? Sa Pilipinas lang. So, nung umuwi kami nung last year ba yun? Or last year pala. Nung umuwi kami last year, talagang dinamihan ko yung bili nito. Kasi talagang maganda siya sa skin ng baby ko. Nakakatulong siya. Especially kapag ka nagkakaroon din siya ng rashes, ganun. Kasi even kapag ka-summer dito, kapag ka hindi siya hiyang doon sa product or sa gel wash niya, nagkakaroon siya talaga ng mga tawag dito, rashes. Pero ito, nakatulong talaga to para mawala yun. Lalo na yung sa face area niya. And then, ang nakalagay dito, Lactacid Natural Skin Cleansing and Protection Baby Bath. So, ang main ingredient kasi nito is lactic acid, which is also, makikita natin yan sa gatas, no, or sa milk. So, nakalagay dito, Lactacid Baby Bath contains natural and mild cleansing ingredients extracted from milk. Sa paggamit daw nito araw-araw, na-ensure niya yung healthy-looking skin and also na-maintain niya yung natural acidic pH ng skin ng ating mga baby. Nakalagay rin dito na it cleanses thoroughly and gently without stripping skin of its natural protective layer. It nourishes and protects baby skin by strengthening its natural defenses. Actually, sobrang haba niya. Nakalagay rin dito, pwede siyang gamitin for bathing ng ating mga newborns and prescribed and recommended by doctors for all skin types. But again, guys, hindi naman pwede yun, no? Kasi depende pa rin sa skin type ng baby ninyo. So, nakalagay dito, in pediatrics, use as daily bath for infant hygiene, diaper rash, wet dermatitis, and prickly heat. Use as antiseptic in dermatology, and yun nga, nakatulong daw to sa mga mycosis, eczema, and also yung mga dandruff ng baby. Actually, yung dandruff, hindi ko siya na-experience, no? Pero alam ko nga maraming baby na parang nagkakaroon ng dandruff. And also, yung parang irritation sa scalp. Ay, gumagalaw-galaw na yung baby ko sa likod ko. Kasi na yata siya. And actually, ito nga, super duper love this product. Isa to sa marirecommend ko sa inyo kung nasa Pilipinas kayo. I-try nyo to mga kamamshi ko kasi sobrang ganda niya talaga. And yun nga lang kapag dating kasi, hello baby! Ayun na siya, hello baby ko! Husus. Ayan, naantok pa. Hi! Ang ganda naman. Beautiful. Hi ka. Nagkakamot-kamot ka naman. Hello! Hello! Husus. Wala pa siya sa sarili niya. So, pagdating ng summer, ito talaga yung most favorite ko. So, kung nasa Pinas kayo, itry nyo to kasi maganda talaga siya sa skin ng mga babies natin. And then, yung next, kasi wala na ako ng mga bottles nila. Wala na akong samples, no? Pero nagamit ko talaga yung Aveeno. Yun yung next na pinaka-favorite ko. Yung, I think, oatmeal yun, no? Ilalagay ko na lang dito. Ang maganda rito kay Aveeno is talagang nakaka-moisturize din siya ng skin. Ang problema ko nga lang, kapag ka-winter time din, yung eczema or dermatitis ng baby ko sa kanyang face area, hindi talaga totally nawawala. Yun yung naging problema ko kay Aveeno, no? Maganda naman siya, mabango din siya, very baby. Hindi alam niya yung parang very gentle din yung amoy niya. And of course, yung
kanyang mga ingredients ay talagang nakakatulong yan to hydrate yung skin ng ating mga baby. Kaya lang siguro, hindi sila swak ng anak ko pagdating sa mukha. Yung sa body, natatanggal niya yung mga rashes, nawawala. Kaya lang yung face talaga, yun yung nagiging problema ko. And so, ayun, i-recommend ko din tong si Aveeno, no? Maganda siya sa skin ng baby, makaka-hydrate talaga. Again, guys, siguro dahil iba-iba yung skin ng baby natin, hindi masyadong nahiyang yung baby ko pagdating sa face. And then, ang next naman na itry ko, Johnson's na baby wash. Actually, maganda siya, no? Mabango. Yun yung napansin ko, mabango to. Ilalagay ko na lang and very, very cost-effective compared sa ibang products na nabanggit ko. But guys, ang problema ko dito kay Johnson's baby wash, hindi siya hiyang sa baby ko. Actually, yun talaga yung experience ko. Sorry po. This is nothing personal, ha. Talagang review lang, honest review lang. Siguro kung sobrang sensitive ng skin ng ating mga baby, yung baby ko nag-iingay na. So yun, yung pagdating sa Johnson's baby wash nga, hindi sila swak ng anak ko. Hindi talaga sila meant to be. Kasi nagkakaroon talaga siya ng mga rashes. Kasi siguro nga, yung skin niya is very sensitive. No, so, kung yung siguro ito yung best siya for, ayan na, meron ng, sino yan? Alam nyo? Tawag niya dito sa manika na to, Papa. Who's this? Baby, who's this? Papa? Yay! Oops! Careful! Sobrang sensitive ng skin. I highly suggest na itong dalawa yung itry ninyo. But if you are looking for a product na mas cost-effective, ang masasabi kong must try is itong Lacta Seed Baby Bath. Pero kapag ka yung baby ninyo is talagang merong sobrang-sobrang sensitive na balat, itry nyo itong Mustela and also yung La Roche. Kasi hindi ko nga pala nabanggit, no, yung La Roche na baby wash or cleansing milk. Cleansing milk kasi ito, eh. Maganda talaga siya. Mas na-tolerate to and also hindi siya nagkukos ng rashes sa aking baby. But again, guys, iba-iba tayo ng mga babies. Iba-iba yung experience natin pagdating doon. So, yun lang, guys. I hope na nakatulong sa inyo tong vlog ko. If meron kayo mga request, mga kamomshies ko, hindi ko agad nagagawa, no? Ang daming mga nababasa kong comment na gusto ninyo sanang gawan ko ng vlog. But I will really try my best na makagawa ng vlog pa sa mga susunod na araw. Ginagawa niyang car. So, yun lang, guys. I hope na nakatulong sa inyo tong vlog ko. Sa mga kamomshies ko dyan, hello, hello sa inyo. At again, guys, my name is Maymay. Kita-kits ulit tayo sa susunod kong vlog. Bye! Super kulit. Hello! Jesus, nahihiya. Hi! Hola! Something to talk about. La-na-na-na-na-na. Blippi! Favorite niya. Bye!